Hello mga boss and mga madam. Welcome to Classy and Sassy Beauty Salon. So kami po ay located sa second floor MGC Veranda, Tinajeros, Malabon City. So sa mga taga Camanaba area dyan, visit nyo naman po ang salon namin. Lalo na yung mga taga Malabon. Murang-mura lang po ang aming services at very good ang aming quality. So, hello po mga boss and mga madam. Ngayon po ay magbibigay ako ng tip and ideas kung paano nga ba magsimula ng isang salon business. So, kung passion nyo po ang mapaganda ng iba at like na like nyo po talaga magtayo ng ganitong negosyo, watch nyo lang po ang video ko and don't forget to subscribe sa aking channel. Like nyo rin po ang page ng Classy and Sassy Beauty Salon para magkaroon po kayo ng update sa mga promos po ng aming salon. Magtayo ng ganito. So, nilino ko lang po. Hindi po ako expert dito. Bali, mag-share lang po ako ng aking kaunting kaalaman base sa aking experience bilang isang salon owner din po. Mag-share lang po ako ng konting opinion ko po kung paano nga ba mag-start sa ganitong klaseng industry. So, ang step 1 po natin bago tayo mag-start sa ganitong negosyo is dapat passion po talaga natin or like na like po talaga natin yung ganitong business. And dapat well-prepared na po ang ating puso at isip sa itatayo nating negosyo. Very decided na po tayo na ito yung papasukin nating business. So, ang second step po natin, dapat meron po tayong budget or sapat na budget para mag-start po tayo sa ganitong negosyo. Sa third step naman po, dapat meron tayong magandang business plan or plano kung paano po natin sisimulan at papatakbuhin itong negosyo na ito. So, ang fourth step po natin is maghahanap na po tayo ng magandang location kung saan po natin itatayo itong magiging salon business po natin. So, dapat po yung hahanapin nating location, importante po na high foot traffic po siya or puntahan at daanan ng mga tao or nakikita siya ng mga tao. So, dapat din po alamin po natin ang ating target market at sa paghanap din po ng location, importante po na accessible po siya sa inyo or madali niyo po siyang mapupuntahan in case po na kailangan or maimportante kayong gagawin sa salon. So, dapat din po affordable din po ng budget niyo yung renta ng salon. Hindi po siya masyadong mataas para sa area. And, syempre, dapat din po i-consider po din natin yung space na kukunin natin sa salon. Kasi syempre, pag nagtayo tayo ng salon, dapat hindi po siya masyadong masikip sa kung anong i-concept natin or hindi naman po siya masyadong maluwag. So, optional na rin po yung parking. Pwedeng may parking, pwede rin pong wala. Depende na rin po yan sa inyo. Step number 5 po is mag-iisip tayo ng magandang concept para sa ating salon. So, syempre, babudgetan po natin ang pagde-decorate ng salon. Kung medyo minimal lang po ang budget natin, pwede naman po yung mga simpleng decorations like wallpapers or magandang pintura, simpleng ilaw. Ang importante po is malinis, maaliwalas at magiging komportable po yung magiging future client natin pag pumasok po siya sa salon. Pero syempre, sa panahon ngayon na uso ang selfie, mas nakaka-attract po sa client na meron pong magagandang decorations yung salon natin like mga accent chairs or mga accessories, magagandang ilaw. Kasi mas nakaka-attract po yun sa mga clients na mahilig mag-selfie at mag-post sa mga Instagram or sa mga Facebook account po nila. Yung iba po nagko-concept sila ng mga theme like Hello Kitty or yung mga favorite nilang cartoon character or naglalagay po sila ng mga flowers. Pero depende po yan nga sa inyong budget. After nating makahanap ng location at ma-decorate ang ating salon, bibili na tayo ng mga equipments na gagamitin sa ating operations. So, ano ba ang mga basic na ginagamit sa salon? So, ayan, dapat mayroong hydraulic chairs and mirrors. Ayan, dapat din may shampoo bowl.
mga towels. Hindi pa maayos yung natin. Mga maraming towels. Ayan, dapat may mga bowls din. Lagay ng gamot. Mga pang brush sa color. Mga gloves. Ayan, dapat fully air-conditioned din ang salon. Meron din kayong magandang waiting area or comfortable na waiting area. Po ang ating reception. Meron kayong receiving area. Ayan, meron tayong entertainment para sa mga client na waiting. Meron din dapat kayong color chart para sa pagpipilian nila ng color, hair color. Ayan, dapat meron tayong trolley. Meron tayong mga gunting. Cleaning scissors and barber scissors. Ayan, iba't ibang klase ng brush. Saka mga clips ito na makalabas. Pero marami yan. Ayan, may mga clips po. Meron tayong razor. Ayan, meron tayong mga blowers. Mga pang ano sa buhok. After natin i-garit, mga gel. Talcum powder. Ayan, meron tayong plancha. Ayan, dapat meron din kayo mga earpads. Para sa ating foot spa and curing station, dapat meron pong foot spa chair with throw pillows, foot spa bowl or foot spa machine. O dapat may foot fryer, mga foot towels, peel brush, nippers, mga foot nail file, pusser. Pusher ba yung pagkakabanggit doon, Diyos? Pusher. Hindi pusher. Nail pad. Pusher dito lang yun. Nippers. Pusher ikaw. So, ito po yung pusher. Ito yung user. Sa yung victim, ah. Hindi, malak. Tapos marami tayong pagpipili ang nail polish. Ito yung mga nail swatches, nail polish swatches. Ang ating sterilizer sa mga... So, ito po ang ating sterilizer para sa ating... para safe gamitin ang ating mga nail equipment na ginagamit ng ating mga manicurist at nail tech. So, ayun na nga po mga boss and mga madam. Nakita nyo na po ang mga basic equipment para makapag-start po tayo ng ating salon business. So, pupunta naman po tayo sa mga supplies. So, sa mga supplies naman, marami tayong mabibilhan kasi magkalat naman ang mga suppliers. So, meron din sa Tabora, sa Divisoria, sa Quiapo. Meron din po sa online. Makakabili rin po tayo sa Hortaleza or HDC. So, ayun. So, pag bumili po tayo ng mga supplies or yung mga chemicals na gagamitin po natin sa ating mga client, make sure lang po na marami rin po silang choices or yung bibilin po nating mga supplies is pwede sa mga mid-class to high-class para yung mga may budget, ma-afford nila yung high-class. Yung mga minimal lang ang budget, doon naman sila sa mga mid-class. Pero lagi po nating tatandaan, pag bumili po tayo ng mga chemicals or mga gamot, make sure na FDA approved po ito. And dapat po is subok na or ginagamit na po ng mga ibang salon owners din po. So ayun nga po ang mga basic na binibili para makapag-start na po ng salon. Mga basic supplies or chemicals na binibili po natin is number one yung pang-reban. Optional na rin po yung pang-perm or yung pang-kulot. So bibili tayo ng mga iba't ibang klase ng pang-treatment sa hair like mga Brazilian, hair spa, hot oil, cellophane, mga pang keratin. So ayun po yung mga basic din na binibili sa treatment. So dapat marami rin po tayong option ng hair color para pag yung mga client, marami po silang pagpipili ang hair color. Tanungin po natin ang ating mga stylist kung ano ba ang pinaka mabebentang hair color o madalas na pinapakulay ng mga client para yun po yung dadamihan natin ng stocks. Sa mga, so dapat meron din tayong pang bleach, oxidizing,
meron din pong mga cling wrap, mga aluminum foil, aluminum foil. Ito yung user. Sabi ko yan, para naman po sa highlights or yung mga nagpa-fashion color. Yan, trend na trend po ang fashion color ngayon. Sa mga foot spa and curing naman, ang binibili natin mga supplies dyan is foot scrub, foot soap, callus remover, foot lotion, foot mask, foot blush, para sa pagpo-foot spa po yan. Naman po sa ating manicure and pedicure supplies, importante na meron tayong acetone, bula, na cuticle remover, meron tayong martiolet. Siyempre maraming wider option po ng nail polish from pinakamura to pinakamahal. So kasi may mga client na gusto ng mga premium nail polish. So pwede rin po tayong mag-add ng other services like gel polish, poly gel, or nail extension, or mga nail arts. Ayan, bibili, pwede tayong bumili ng mga ganun kung gusto po natin mag-add ng services. At pasok din naman po sa ating budget. Ayan po, okay na po ang ating location. Okay na rin po ang ating concept. Mayroon na to tayong mga equipments and supplies para sa ating salon. Ang next na gagawin naman po natin is maghahanap na po tayo ng manpower or staff. So, sa paghahanap po ng manpower and staff, syempre mapopost tayo ng hiring bago tayo mag-open ng ating salon. Importante po na ang makukuha nating staff is highly technical ang kanilang skills. Meron silang magandang experience or malawak na experience sa ganitong field. At syempre, iti-check natin ang kanilang work history or yung kanilang background. Importante po iyon para malaman po natin kung meron silang mga bad record sa dati nilang pinasukan. Syempre, hindi rin po masama na mag-hire po tayo ng mga bago. Ang importante po is, meron po tayong na-hire na yun na mataas ang kaalaman para meron pong mag-guide dun sa mga baguhan. So, syempre, hingyan natin sila ng iba't ibang klase ng documents like NBI, barangay clearance, or police clearance para ma-check po ang kanilang mga records. And syempre, dapat din po is iti-train mo po muna natin sila kung tama nga po or maganda nga po ang kanilang mga skills. And ang hinahanap naman po basic sa salon bago tayo mag-start is senior hairstylist. So alam po niya lahat, halos lahat ng ginagawa sa pag-hairstyle like paggugupit sa lalaki at babae, mga rebanding, hair coloring, tsaka sa pag-a-apply ng mga iba't ibang klase ng gamot sa buhok. So meron ding tinatawag na junior hairstylist. Ito naman po is yung mga stylist na minimal pa lang po ang kaalaman nila sa buhok. So, pwede rin tayo mag-hire ng all-around beautician or meaning alam niya po lahat from hairstyling to curing or yung pagmamanicure and pedicure. So, pwede tayo mag-hire ng nail technician and manicurist. Kasi sinabing nail technician, highly technical din ang kanilang skills. Kasi hindi lang pagmamanicure, pedicure at foot spa ang alam nila. So, marunong din sila sa mga poly gels, gel polish, sa mga nail arts, at iba't iba pa klase na may kinalaman sa nails. Pag manicurist kasi, yun po, parang junior hairstylist lang din siya. Minimal lang ang kaalaman nila. So, mga more on manicure, pedicure, and foot spa po ang alam nila. Yan, kompleto na po tayo at ready na po mag-operate ang ating soon-to-be salon. So, syempre, bago po tayo mag-operate, importante po na makompleto ang ating mga business permit. So, ano ba ang mga business permits na kailangan natin kumpletuhin? Unang-una na dyan is ang DTI. So, pag pumunta po tayo ng DTI, dapat meron po tayong at least 20 names na pagpipilian. Kasi mahirap po mag-approve ng names ng ating salon sa DTI. Kasi dapat wala po talagang kapareho. So, kapag po nakapili na po tayo ng, na-approvehan na po ng DTI ang ating name, pupunta na po tayo sa ating barangay para mag-apply ng barangay clearance. After that is mayor's permit. Then, ang pinaka-importante sa lahat is ay ang BIR. So, ayan, na-approvehan na nga ng DTI ang magiging name ng ating salon. So, it's time na po para magpagawa po tayo ng ating logo. O, yung logo kasi ang pinaka-magiging brand ng ating salon. So, meron po mga apps sa
Android phone or iPhone na logo maker o gumagawa ng logo. Naman tong mga tao na gumagawa talaga ng logo. So magbabayad lang po tayo, magbabudget lang po tayo ng konti. Kung sakaling hindi na po tayo makakagawa through Android phones or sa mga apps po ng ating cellphone, sa mga iPhone. Ay, kapag okay na ang ating logo at nakapagpagawa na tayo ng signage sa labas ng ating salon, it's time naman para gumawa tayo ng ating Facebook page kung saan doon po tayo magpo-post ng mga updates sa salon. And doon po natin ilalagay ang ating mga, kung ano ba ang mga ganap-ganap sa ating salon, magiging ganap sa ating salon. So malaking tulong po ito sa marketing para makilala rin po yung ating business dun sa area. So pwede nyo po siyang i-share sa inyong social media page para dumami yung likes. Pwede nyo rin po siyang i-share sa mga buy and sell groups para makita nyo, makita po siya ng iba around the area po ninyo at makilala po ang ating salon. Ayun na nga, ready to open na ang ating salon. So mag-set na tayo ng date kung kailan ang ating soft opening or grand opening. Yung iba kasi nagso-soft opening pa para mag-trial and error kung ano pa ba yung kulang or mga pwede pang gawin sa salon bago mag-grand opening. Pero yung iba, diretso na silang grand opening. So kapag nakapag-set na tayo ng target date kung kailan ang ating opening, syempre ipopost natin yan, imamarket natin ang ating salon para malaman po ng tao na meron na nga pong existing salon sa ganitong area. Ano nga ba natin imamarket ang ating salon? So pwede tayo maglagay ng tarpaulin sa labas ng o sa paligid ng ating salon para malaman ng tao, yung mga napupuntang nakadumadaan o nakakita ng ating salon na uy, ito na pala, opening na pala itong salon natin. So, kaakibat ng target date kung kailan ang opening is yung mga klase ng promo or mga opening promo para pasukin siya ng mga tao. So, okay lang kahit medyo mababa muna yung presyo or magkaroon tayo ng mga discounts kasi nagpapakilala pa lang po tayo. So, ayun, magkakaroon tayo ng mga discounts, promos, mga freebies, mga giveaways para puntahan po ng tao ang ating salon sa kanyang opening date. So, pwede rin po tayo mag-post sa ating mga Facebook page, yung ginawa nating Facebook. Doon tayo mag-post sa mga promo sa ating opening. Pwede rin po kayo mag-paraffle doon or magpa-giveaway. Ipapatag nyo po sa inyong mga friends or ipapashare nyo po sa inyong mga friends para makilala rin po ng ibang friends po nila na may salon na nga po sa ganitong area. Mismong opening ng ating salon, pwede po tayong mag-hire ng mga entertainers, pwede tayo magkaroon ng konting handaan, pwede tayo magpa-bless sa ating mga pastor or mga pare na mag-bless po sa ating salon. So yun lang po yung mga usual na ginagawa sa opening date. Merong pabonggang balloons, pabonggang mga sound systems para maka-attract po siya sa mga tao. So pag okay na ang opening natin, tuloy-tuloy lang po ang pagmamarket ng ating salon para po tuloy-tuloy rin po ang pasok ng ating tao. Napaka-importante po, natuturuan po natin ang ating mga staff sa kanilang, sa pagkakaroon ng customer service. Napaka-importante po ang customer service, ituro po natin yan sa ating mga staff kasi number one po na nagpapataas ng sales natin is yung mga referral ng ating mga clients at syempre yung mga repeating clients po natin, yung pag-aalaga po sa ating mga clients para bumalik-balik po sila sa ating salon. Yan lang po yan sa mga tips and ideas kung paano nga po magsimula sa ganitong industry. So sana po may natutunan po kayo. Kayong i-add na ibang tips and ideas kung paano mag-start ng ganitong negosyo, mag-comment lang po sa kayo sa comment section para malaman din po ng makakapanood, ibang makakapanood kung meron pa po kayong ibang idadagdag. Para po sa ibang update ng ating salon business, sana po is huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Nagbibigay pa po ulit ako ng ibang tips and ideas sa hindi lang sa salon, kundi sa iba pa pong negosyo. So, sa mga future salon owners dyan, future boss and madam ng ating salon, good luck po sa inyo. Sana po ay maging matagumpay po tayo sa papasukin nating salon business. Tatawanan nyo lang ako ngayon, pero sa susunod, gagayahin nyo na ako. Pag ako naka 1 million subscriber, Josa, papatayo ulit ako ng isang salon. Libre yung 1 million subscriber.
Tapos ikaw yung gagawa.